Sa mundong ginagalawa ni Andrew Schirmer sa showbiz ay hindi naging lihim ang takbo nito, partikular na sa kanyang buhay pag-ibig. Ating balikan kung sino ang nakarelasyon niya noon na isang artista at ang naging relasyon niya sa kanyang namayapan ng kasintahan. The Philippine Showbiz List presents Ang Buhay Pag-ibig ni Andrew Schirmer. Katrina Halili. Sa pagsisimula pa lamang ng karera ni Andrew noon ay naging bukas sa sirkulo ng showbiz ang babaeng kanyang minahal. Ito ay walang iba kundi ang Kapuso actress na si Katrina Halili. Wala mang eksaktong detalye sa kung paano o kailan nagsimula ang kanilang pagkakaibigan na nauwi nga sa relasyon ay tila hindi naman ito mahirap hulaan dahil sa pareho sila nasa bakura ng GMA. Maliban nga rito, matatanda ang nagkasama pa sina Katrina at Andrew sa teleseryeng Forever in My Heart noong 2004. Bagamat nauwi rin sa hiwalayan ang kanilang relasyon noong 2005, ay hindi naman maililihim na nanatili ang magandang samahan ng dalawa na walang masamang salitang binitawan laban sa isa't isa. Katunayan ng masangkot isang kontrobersya si Katrina noong tungkol sa video scandal, isa si Andrew sa nalungkot sa sinapit ng dating nobya. Sa naging panayam noon na ibahagi niyang hindi na iba sa kanya si Katrina at aminadong sumasama ang loob niya sa tuwing nakakarinig ng negatibong issue tungkol rito. Naging bukas din si Andrew sa pagsasabing matibay ang loob ni Katrina na kayang harapin ang mga kontrobersya. Kung tungkol naman sa memorable moments nila ni Katrina ang tatanungin, ayon kay Andrew, napaka-sweet na tao daw nito, mabait at masayang kasama. Wala nga raw silang pinag-awayan ng sobra at kapag nagkakatampuhan naman ay mangyayari lamang ay hindi sila nag-uusap. Pero binunyag din ni Andrew ang pagiging iyaki ni Katrina. Noong may relasyon pa daw sila, madalas daw nilang pag-awayan ang pagiging iyaki nito at minsang pagsiselos. Mababa lang daw ang luha ng dating nobya at kapag sumama raw ang loob nito ay bigla na lang iiyak. Minsan nga raw ay niloloko niya itong umaarte na naman. Sa isang interview naman noong 2008 ay natanong muli si Andrew tungkol sa naging relasyon nila ni Katrina at kung paano at bakit sila naghiwalay. Paliwanag pa ni Andrew na isang araw sa masasabi niyang dahilan ng paghihiwalay nila ay dahil bata pa sila ng mga panahong yon at ang dami pa raw nilang gustong gawin at abutin. Naging prioridad nga raw nila ang kanyang-kanyang career. Ayon kay Andrew, noong panahong yon ay naramdaman niyang mas nagbo-boom ang showbiz career ni Katrina kung wala siya na tila ba ay magiging hadlang siya rito. Kaya nagdesisyon daw siyang magpaubayan na lang at pakawalan si Katrina alang-alang sa career nito. Kung pagbabasihan nga ang mga nagdaang panayam na ito kay Andrew tungkol sa naging nakaraan nila ni Katrina, mapapansin ang pagiging positibo nito sa mga bagay-bagay at naroon ang suporta nito na patunay lamang na magandang samahang nabuo nila kahit na nagkahiwalay. Joro Vero. Minsan na naging bukas si Andrew sa pagsasabing ang tingin sa kanya ng iba noon ay hindi siya marunong magseryoso sa buhay. Dahil nga sa mundong ginagalawan niya sa showbiz ay madalas di umano na nahuhusgahan ang kanyang pagkatao, lalo na sa usaping may kinalaman sa pag-ibig at nakikwestiyon ang kanyang loyalty. At kabilang at sa babaeng nagduda sa pinaramdam na pagmamahal noon ni Andrew ay si Joe Rivero. Sa isang interview na ibahagi ni Andrew na agad siyang nabighani sa ganda ni Joe at naging crush niya matapos na unang magtagpo ang kanilang mga landas nang ipakilala sila ng isang direktor sa isa't isa. Wala namang sinayang panapanahon si Andrew at agad na umakyat ng ligaw kay Joe. Hindi kinaila ni Andrew na katakot-takot na panliligaw ang kanyang pinagdaanan kay Joe dahil sa hirap nga itong magtiwala at buksan ang puso nito sa kanya, lalo pa sa kaalamang isa siyang artista na hindi lihim sa kanya ang galaw ng industriyang ito. Ganun paman, sa kabila ng paulit-ulit na rejections at pagtataboy ni Joe kay Andrew sa mga panunuyo nito ay mas lalo namang tumitindi ang nararamdaman niyang pagmamahal para rito. Hindi nawala ng pag-asa si Andrew at pinagpatuloy ang pagpapalambot sa puso ni Joe. Sa lumipas ng mga araw ay pinatunayan ni Andrew na tapat at tunay ang pag-ibig na kanyang hatid kay Joe hanggang sa hindi naglaon ay nakuha nga niya ang loob nito. Pagbubunyag pa ni Andrew na nung una ay na-friendzone nga raw siya ni Joe at dahil sa takot na tuluyang mawala sa kanya si Joe ay tinanggap na lamang niya na magkaibigan lang sila. At sa lumipas na buwan ay unti-unti nang kinikilala ni Joe at Andrew ang isa't isa hanggang sa mauwi na nga ang kanilang pagkakaibigan sa pag-iibigan. Kasunod nga nito ay pagbuo nila ng pamilya kung saan ay nagbunga ang kanilang pagmamahalan ng dalawang supling.
Andrew's Battle for Joe. Sa lumipas na taon ay naging maganda ang takbo ng pagsasama ni na Andrew at Joe, kapiling ang mga anak. Ngunit isang malaking hamon ang siyang sumubok sa tatag nito. Noong November 2021, nang isapubliko ni Andrew ang kalagayan ni Joe kung saan ay nakaratay ito sa banig ng karamdaman. Ayon kay Andrew, ng mga sandaling yon, takot at pangamba at halaw-halong emosyon ang kanyang nararamdaman. Magmula nga noon ay naging bukas na aklat na nga ang pakikipaglaban ni Andrew para sa pamilya at sa kondisyon ni Joe. Sa nagdaang mga araw, linggo at buwan ay hindi may pagkakailang larawan si Andrew ng isang tunay na haligi ng tahanan na nanatiling matatag sa kabila ng pagsubok na kinakaharap. Patuloy siyang lumalaban para sa buhay ni Joe at walang sawang nagdarasal na sana ay wag muna itong kuhanin sa kanila. Dahil na rin sa walang kapagunang pakikipaglaban ni Andrew sa buhay ni Joe na walang kasiguruhan kung gagaling pa ba ito o babalik sa normal, hindi ikinailan ni Andrew sa isang interview noon na nakakuha siya ng mga mensahe mula sa iba kung saan ay sinasabihan siya na baka nahihirapan na rin ang kanyang asawa at pati siya ay mahihirapan din lalo na sa panggastos dahil hindi habang buhay na may tutulong sa kanila. Ngunit sa kabila ng mga naririnig na ito ay mas nangibabaw kay Andrew ang suporta at pagmamahal na binibigay sa kanila ng mga taong kahit na hindi nila kakilala ay malakas ang paniniwalang gagaling si Joe at babalik ito sa kanilang pamilya. Paliwanag pa niya na kahit na 1% lang na mayroon at kahit na wala ng pag-asa, kung totoong mahal mo ang isang tao ay talagang ilalaban mo ito hanggang sa huli. Inamin din ni Andrew na minsan ay nakaramdam siya na parang hindi patas sa tuwing nakikita si Joe na nasa ganung sitwasyon na hirap habang siya ay nasa maayos na kalagayan. Anya, dumadating daw talaga sa punto na hindi na niya kinakaya pero kailangan niyang itawid at sa pagkakataong ganito, tanging Diyos ang kanyang kinakapitan. Napatunayan din daw ni Andrew na sa lahat ng nangyayari sa kanila ay hindi ito coincidence lamang, kundi lahat ng bagay umano ay may rason at nakaprogram ang buhay ng tao. Andrew plans to marry Joe. We will not wait anymore for the right moment to come. By God's grace, it will happen very, very soon. Ito ang naging mensahe ng Facebook post ni Andrew noong December 12 para kay Joe. At kalakip nga nito ay makikita ang larawan ng dalawang singsing. Dito ay binunyag ni Andrew ang plano niyang pakasalan si Joe sa kabila ng kondisyon nito. Sa pinamanas na ito ni Andrew ay mas lalong tumaas ang paghanga sa kanya ng karamihan na pinatunayan ang wagas niyang pagmamahal kay Joe na bagamat walang kasiguraduhan sa kung ano ang mangyayari sa susunod mong bukas ay hindi ito naging hadlang sa kanya upang gawin ang naturang desisyon. Mababakas kay Andrew sa kabila ng mga mabibigat na pinagdadaanan niya at ng kanyang pamilya ay nanatiling matatag at positibo ang kanyang pananaw. Andrew's Shattered Dreams. Ngunit tila naging maramot ang panahon kay Andrew at hindi umayon sa kanya ang takbo ng buhay. Kung saan ang mga pangarap niya para sa pamilya at plano niya para kay Joe ay malabo ng matupad at mananatiling hanggang pangarap na lamang. Ilang araw bago magpasko, noong December 20, ay tuloy niya nang namaalam si Joe matapos ang lagpas 1 taong pakikipaglaban nito sa kanyang karamdaman. Sa social media post ni Andrew ay mababakas ang labis-labis nitong paghihinagpis at matinding kalungkutan. Kahit na nahihirapan ay siya mismo ang nagbahagi ng malungkot na balita tungkol sa pagpanaw ng minamahal niyang si Joe. Mula sa isang taong puno ng pag-asa at pagmamahal, isang wasak at puno ng hinanakit na Andrew ang nasilayan ng publiko sa Facebook post nito noong December 22. Sa isang short video clip na kanyang ibinahagi ay makikitang kasama niya rito ang bunsong anak na si Sander. Pero ang video ay kuha pa noong umaga ng December 20, ilang oras bago sa makabilang buhay si Joe. Dito ay nagsintimiento si Andrew na minsan daw ang buhay ay magbibigay ng mga pangyayaring sa kaso niya ay nais niyang kasuklaman ang sarili. At dahil nga paparating na ang araw ng Pasko, parang hindi na raw ito ang kasing saya sa kanya nakagawi ang pagdiriwang. Anya, sometimes life will break you to the point of no return. It will give you so many circumstances that you will really hate yourself. I'm sorry, but I hate Christmas, and I don't think I will ever like it again. Sa mga binitawang ito ni Andrew, marami sa kanyang mga taga-subaybay ang hindi maiwasang mag-alala sa kalagayan nito. Ramdam din ng publiko ang bigat na kanyang dinadala na hindi alam kung hanggang kailan dadalhin ni Andrew ang masakit na pangyayaring ito sa kanyang buhay at kung paanong haharapin ang bukas ngayong wala na ang isa sa mga taong nagbibigay sa kanya ng lakas na lumaban at magpatuloy. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito.
Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!